Tingnan kaya natin yung gitara sa Pampanga. Bye-bye! Yung pupuntahan po natin na paggawa ng gitara, isa yun sa pinakamalaking paggawaan dito sa atin sa Pampanga. Tsaka pangaraniwan ng mga kapampangan po kasi, sila po yung magaling sa mga handicraft, wood making, magaling sila gumawa ng gitara, ang mga kapampangan. Ayos yan. Fernando exit na po tayo. Yeah. Dito po ako sa San Antonio, isa sa pinakamalaking industriya ng gitara dito sa atin sa Pilipinas. Mga tropa natin dito, okay. Okay na okay sila. Oh, nakakailangan ng alak. Tagay pa, tagay. Sasamahan tayo ni ate. Ayan, siya mag-guide sa atin kung paano ginagawa yung mga gitara. Ito yan, po yung ginagamit nila. Buong plywood yan. Plywood, lawanit. Buong plywood daw tsaka lawanit. Oh, itong okay ginagawa. Yan. Siyempre, ano yan, sachak-sak na yan. Yan. Kakat. Kakat po ano. Yan na, kakat. Yan. Good morning po. Ano po? Boss, good morning. Oh, ang labyo. Good morning po. Yan na. Ito po, ginagawa siya. Kakat. Po siya kinakat niya ng router para magkaroon ng shape ng ating gitara. Sabi nga po ni Sir Roldan Lorenzo, ito daw po ay matagal na panahon na dito na industriya ng paggawa ng gitara. Na ito po ay minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Yung nakausap natin si tatay kanina, mga 1930s pa daw, nag-uumpisa na sila dito. Hanggang ngayon. Yung mga tatay pa nila noon. Yung mga tatay-tatay pa nga naman nila. Kaya po ito, nasa Guagua, dapat po natin sila saluduhan kasi ito po ay saling lahi, matagal ng panahon na. At ito ay kasama na ng kultur ng mga Pilipino. Alam naman natin ang gitara ay number one sa mga tao na mahilig sa musika. At siyempre, nung araw na tayo ay wala pang mga gadget, ito ang ginagawa nating libangan. At okay po yan. Yes. At ito nun, na si ate. Ano yung pattern? Pattern tayo. Yan. So ito po yung pattern. Para lagayin natin yung mga kahoy dito. Suspension po siya, ano? After yan. Suporta. Ay, punta. Antay pala kwarto. Ayun. Ito yun, yung pattern na ginawa natin. Ayun, nakagawa na. Tapos ikakat na lang po ito, ano? Oo. After nyan, siyempre, ito na siya nun. Ito na siya. Ito na, ang dami. Ito na siya, ito na siya. Okay, yun na. Linis na. Ayun, nilagay na rin to. Kinat na to, tapos nilagyan pa ng support. Oo, siyempre. Tsaka ito. Yan, oo, kakat na yan. Para po pampatigas po ba yan? Oo. Tiga, suporta. 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 After nun, eto na siya.
Lagyan natin ng yantok. Lalagyan naman yung yantok sa gilid. Yantok. Ayan, para supporta rin naman. Para doon sa kurba naman na panlalagay sa panggilid. Pero ito, nabutas na siya. Nung butas na rin. Sa ayan. Mag-umpisa daw po sabi ni sir, ito sa bilog na yantok. Tapos oh, po, kakat ng maninipis na ganito. Magiging ganito po itsura niya. Oh, pagkatapos magiging ganito. Tapos paliliitin pa ng ganito. Oh, yan. Napakaliit. Ganyan, yan, maliliit. Ayan yung maliliit. Ito po yung kakapitan ng kurba sa gilid. Oh, yung forma sa gilid. Yung forma sa gilid. Dahil yung yantok sumusunod po siya, sir. Oo. Ayun. Pero daw po yung yantok. Okay. Lalagyan po ni ate ng pandikit. Ayun po, shellwood. Oo, white blue adhesive. Para po sa kahoy. Tapos po ayan po, lalagyan niyo ng ano, yung mga gilid. Ayan, yantok natin. Isa-isahin niya muna. Para pagka po nilagay niya, diretso yung pag-ikot. Saan mabilis yung paglagay? Oo nga, dahil matutuyo. Matutuyo po kasi. Pero matibay yung pandikit na to. Oo nga naman. Ito po yung mga ginagawa nila, ginagamit nila para sa proseso ng ating paggawa. So ito po pala yung traditional na ginagawa nila, yung sipit. Naikwento sa atin ni tati kanina kung matatandaan nyo na yung kawayang sipit ang pinagsisipit nila dito sa yanta ko. Para kamurba. So, ito na po yung nagawa ni Ma'am. Ang dami na po. Ayan o. Napakatsaga po niya. Ang dahil po nito. After daw nun? After nun, siyempre may mga kahoy tayo, mga second hand. Oo. Ito na ang gagawin nila nun. Ito yung second hand. Ayan. Para naman po sa neck. Ito po yung mga second hand lumber na inaunti-unti nila. Mas tipid to, tsaka mas matibay to eh. Galing. Very good. Iyawakan niya to. Oo, yan po yung neck. Tawag po dyan, neck, ano. So, didikitan niyo muna po ito, ano, sa gilid. Blue to, blue. Ito yung blue, brown naman. Yung ginagahan po ni ate doon kanina, yung white. Ah, ito po, pagkatapos po didikitan ni tatay, tatali po ng ganito yung mga ukulele. Para din sa gitara. Sa banso. Ayun na po ang ano nila. Para ikat. So, yan po yung pagdidikit ni tatay. Yan. Tapos, tatali. Tapos po itatali po niya. Ito po yung pagtali. Para mas, gano'n po katagal yan tatay bago tanggalin? Dalawang oras. Dalawang oras daw. Tuyo na. Tuyo na. Pwede nang tanggalin para maging gano'n yung tsura. Ayun. So, yun na. Para mabanso. Sa? Sa? Ito. Dito sa braso nito. Sa braso? Oo, ito. Left. Ayan. Left board. Ano ba tawag? Ano po yan? Neck. Tapos yun, yung sa ibabaw, yun yung fretboard. So, nakagawa na sila ng ganito. So, sunod naman. Papatong yun. Yun. Ito, papatong daw. Ito na siya. Magiging ganito na. Oo. Ayan. Lalagyan nun. Pupunta na naman dun sa bansa nun. Dun. Oo. Nakagawaan. Papatong dun siya. Oo. Pag nasa bansa na tayo, itakat na siya dito. Para magkaroon naman ng shape. 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 O, after ni shape nun. Ito shape. Lilinisin siya. Lilihahin. Oo. Yan. Para naman magkaroon ng kurba. Ayan. Mas liliha. Smooth. Oo, liliha na siya nun. Ang tawag na po nito ay braso. Ito po yung braso. So, ito po yung magiging ano niya.
para bantay-bantay. Tapos po isasandar naman para kuminis. Ayun. Tingnan po natin kung paano gagawin. Sasandar na po siya, ano. Para kuminis po ito, ano. Sasandar, ayun. Masira yung ano. Yung neck. Oo nga, tama. Yan, tapos itahan po lang dyan. Ito na po, isasandar naman, sir. Ayun, mas malinis na ngayon. Tama. Ito po pala yun, oh. Para mas kuminis. Nalagay doon, oh, para magpapakinis pa ng gusto. Ito po yung sagsumpungan po ng neck tsaka nung body, ano. Mm-mm. Ito po, ano, para mas tumibay. Oh. Para mas mahawakan niya yung mismong body. Lilitaw dito yung ganito na. Ayun po, ito. Kukurba pa pala ito, ano. Oo. Medyo matrabaho po pala. Kukumpara niyo po dito. Marami pa yan. Marami pang tsaka trabaho ito, yan. Tsaka ito, marami pang proseso, ano. Para mas makagawa tayo ng ganito pa. After na liha, Ton. After na liha? Papako na siya. Papako. Kasi na ba yung pakuan? Ayun, ipapako na. So, meron siya suporta na gantong parang uno por dos, medyo por dos. Tapos, ipapakuan na ng ganon. Para magkaroon ng forma muna. Ito na itsura niya, forma. So, depende po sa klase, ano, kasi nga po pala, ito ay plywood ang ginamit. Meron po tayong lawanit. So, doon po nagkakaroon ng variety ng prices, ano, sir? Yung mga price range. Depende po sa paggawa. Ito pong ginagawa po ni sir ay mass produce. So, meron po silang kakontrata kay sir, ano? Nakukuha na. Sila na yung magdi-dispatch. Ano? Ayan. So, ito po yan. Didikit ni sir muna. Itatali niya, sir, para kumurba po, ano, o sumunod dun sa mismong shape ng gitara. Ayan. Kala po natin madali ang pagpaproseso ng gitara. Kaya po tayo minsan siguro pagka nasira yung gitara natin, hindi natin alam kung paano gagawin. Dahil yung proseso nito ay hindi biro. Yung kinuhanan po natin kanina doon, masyadong maraming proseso na. At ito pa po ang pagtatali. Yung mismong pagbubuo na nga naman ng gilid. Ayun na. Pag nabuo na dyan, doon naman yun ang lalabasin niya. Tapos gugupitin dito. Gugupitin na naman nga naman, oh, para sumakto. Para sumakto. Oo. Tapos papakuhan pa ba yan, sir? Hindi na. Oo lang lang nun. Ah, yung pandikit na lang po. Ano? Wood glue, sir, ang pandidikit niya po. May pang-klase din. Depende rin sa ano. Ayun. May puti, may brown. Oo, yung brown nilalagyan ng tubig. Ah, yun po yung parang wellwood. Shellwood, at saka yung dry. Yung dry naman, hinahalo yung pulbos. Opo, tama. Yung mga wood glue natin, ano? Yung sarili natin. Ano nila? Tapos yun. Wala pa. Nung araw po pala, ang pinandidikit nila, sir, ay yun po nakultan na gatas ng kalabaw, nihaluan lang po nila ng klaro ng itlog. Ah, yun po yung traditional na paggawa ng araw. Pinasapasa dun sa dati. Dati, oo. Meron ng ready-made na ginagawa na ng ano, mas mabilis na po ang production. Di po biro ang paggawa ng gitara kasi ito po ay kailangan ng mas mataas na skills na kailangan na mas mahabang panahon pa. Gaya po nito si sir, minanap pa niya to. Kaya yung paggawa nila ng gitara nito ay hindi biro at ito ay nasali na sa kanila para makuha nila yung gaano pagmamaster ng paggawa ng gitara. Ah. Di ba? Isang ano yan sa kultura natin na dito lang natin sa Pampanga matatagpuan po yan. Ay, Boss Jojo, kasama ko nina. Apo. Sa kanya to, iba yun dun. Ah, iba pa yan. Ayan na.
madali lang. Master mo na kasi sa rano. Pero sa amin, mahirap yan. Ano, bago-bago? Ayun na po yung ano, tapos. Yes na. Ayan, dami na nagagawin siya. Ito na po yung mga natapos ni Sarah. Dami na, oh. Oh. Ayan pa, oh. Ang dami. Ay, lalagay na yung tawag dito, dalig. 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 Side. Side. Yung side, oh, tawag na yung dalig. Oo, side. Ito ang dalig na to. Ilagay na rin yung? Yung fretboard. Fretboard. Ito yung fretboard nga nung nalagay na. Tas, yung palad, yung tinatawag na palad. Palad. Palad daw pala tawag dito, may kung nalaman. Oo. Ayan. Puro tali-tali. Puro tali-tali nga naman para so, sumunod. Ito, may kasa dito, may router-router siya. Ah. Ayan, may router-router siya. Sa makina. Tama. Ganon. Eto na siya nun. So, nalagay na yung plastic. Pero ngayon, nalang nang gumagamit ng ivory. Ano, dati po ay ivory. Ngayon, plastic na yung nilalagay. Mga naman diretsyo. Kaya plastic na yan. So, ayan na. Ganyan yung mga kinakat. At meron pa nga naman ng mantika. Yan. Pandigit, pandigit. Thinner. Thinner? Thinner. Okay. So, ito po, naidikit na ni nila ma'am. Ang gagawin po nila dito naman ay tinatanggal na, no? Para naka-shape na siya. Tapos, tatanggalin mo rin. Dahil nga po, para sumunod. Tapos po, ito na yung magiging finish product ng ating kinuhanan. Ayan, no? Tapos noon, ibibigay nila doon naman sa mga nagpipinishing. Yung mga nagpipintura. Babarnisan, lalagyan ng design, lalagyan ng machine head, string at bridge. Ito po tayo kay Sir Roldan Lorenzo. Siya po yung may-ari ng ating paggawa ng gitara. Ito po ay Lorenzo Family Guitar Maker dito po sa San Antonio, Guagua, Pampanga. Pagka po kayo, kung madadaan kayo dito, meron silang mga large scale na paggagawa or yung maramihang production ng gitara. Kung naging interesado po kayo sa pagbibusiness, pwede niyo po silang mapuntahan dito sa San Antonio, Guagua, Pampanga. At kakay kami sa ayan. Kakay kami. Hello. Yes. Ate si Mam Rochelle, tsaka si Jar. Si Jojo. Ako ay kami lahat. Yan. Shout out po kay Ma'am Emily Deang. Deang. Nasa Dubai. Kay Mami, nasa Dubai. Ingat po kayo dyan lagi. Bye. Kasama po natin si Sir Jong. Siya po yung nag-gumagawa ng gitara dito. Kakawin kami ni Sir. Ayan. Hello po. Dito po kayo Sir Tony Fernandez. Siya rin po yung nakita natin, kinuha natin kanina nagsasander. Ayan. Kakawin po kami Sir. Ang dami sa gagawa. Shout out po kay Ma'am Antoinette na nasa Dubai, kamag-anak. Tsaka nasa Japan. Tsaka po si Robert. Si Robert po na nasa Japan. Anong pinito? Robert Sinke na nasa Japan. Shout out po, ingat po kayo dyan. Shout out din po kay Sir William Lorenzo ng Nueva Vizcaya. Ayan. Ingat po kayo dyan lagi. Andito kami ni Ate Bernadette Ordonez. Shout out po sa mga kamag-anak niya tsaka pamilya niya. Dito sa ano? Sa San Antonio, Guagua. San Antonio, Guagua, Pampanga. Yes. At kakaway kami. Chururut! Yeah. Okay, welcome to San Antonio, Guagua, Pampanga. At kakaway kami lahat na niya, sir. Mga bagong trauma natin dito. Doon lagi may mission pagi niya mo. Alright, tayo po. Okay mo muna, sir. Boss Jojo! Okay. Kulay mo muna, sir. Okay muna, tagay. Matay tayo dito. Pumilito po kami ngayon. Tapos na yung adventure namin doon sa Guagua, Pampanga. So, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe muli sa channel natin.
At syempre, hit nyo rin yung notification bell natin para sa updated videos natin. Okay, until next time, at signing off. Bye-bye! Rock on!